guys, welcome to my channel. So ngayon mag-update lang ako sa aking YT, sa aking channel kasi hindi ako makapag-vlog sa kusina. Sa kusina ko kasi nandiyan sila, ang bali level 3 na dito sa Taipei dahil sa COVID, kaya nandito sila, nag-homeschooling yung alaga ko at saka yung sila, nandito sila nagtatrabaho sa bahay. So, ang kwento ko ngayon is tungkol sa, kasi finish contract na ako for 12 years. 12 years na dito sa Taiwan. Oh, yeah! Kaya, eto, kailangan na natin mag-exit. Kasi hanggang 12 years lang dito. So, exit na ako. Bali, eto yung kung gaano kamahal yung ticket ngayon. Bali, binuking ako ng amo ko last week ng sa Eva Air. Grabe guys, ang mahal. Sobrang mahal. Kaya sa mga gustong umuwi ng Pilipinas, is mag-isip-isip muna kasi ang mahal talaga ng gastos. Ang mahal ng ticket ngayon. Parang hindi naman kasi alam naman natin na hindi lahat ng eroplano ngayon is gumagana, hindi lahat pinapayagang makalipad, kaya konting tiyaga lang, konting tiis sa mga price ngayon. Pero itong ticket ko is finish contract ako, kaya hindi ako ang bumili. Pag finish contract ka, employer yung mag-shoulder ng pa-uwing ticket mo. Kaya, naswerte ko. Parang swerte ko na nakatakas ako ngayon sa ano. Pero, madalas naman amo ko yung bibili ng ticket. Kaya ngayon, nagre-reklamo siya sa akin kasi sobrang mahal nung nabili niya ticket. Wala, kailangan niya akong ipa-exit. Kailangan nang umuwi ni Inday nyo sa Pilipinas. Kaya, yan, shoulder siya sa, ito yung nakakatakot. Kasi, kasagsagan ng COVID ngayon dito sa Taiwan. Kaya, kailangan ready ka lahat. Ready na yung face shield mo. Dapat meron kang ganito. Kasi binigyan ako ng amo ko. Ready na siya. Ready ng aking face shield. Pauwi. Tapos, syempre, hindi mawala yung mask. Dapat mag-ready na rin tayo ng mask. Ready na ang ating mask. Ito yung mga dapat nating huwag kalimutan. Protection natin sa ating sarili, sa ating kasi iba-ibang tao yung kasalamuhan natin ngayong kasagsagan ng pandemic na naman. So, yun guys. Ang ano ko ngayon, ang kwento ko talaga ngayon is tungkol sa ticket. Bali, hawak ko yung aking ite. Ready na rin natin yung ating passport. Diba? Ready na yung ating passport. So, bali, hawak ko ngayon ang ating itinerary electronic ticket, itinerary receipt. Ito, nakita ko kung magkano yung binayaran niya. Bali, tapos, mahal na nga, nag-rebooking pa siya. Ang rebooking, guys, sobrang mahal, grabe. Yun din yung reklamo niya sa akin kanina sa rebooking na yan. Kasi inano niya ako ng June. Inano niya ako ng isang date. Tapos nagbago na naman kasi baka maabutan ako ng baka mag-declare sila ng baka lang. Pero hindi pa siya official. Baka lang sila mag-declare ng lockdown. Kaya medyo inagahan ni amo yung
nakapa-exit sa akin para hindi na rin ako mahirapan, para hindi na rin walang hassle sa pag-uwi mo, hindi kasi pag lockdown, 'di ba, parang may tendency na isara yung airport. Kaya yun. Kaya guys, pag nag-booking kayo sa Eva Air, grabe mahal. Sobrang mahal nila ngayon. Bali yung isang nakita ko kanina, itong ang price niya is 11,000 plus. Isang one way lang yung Pilipinas, Taipei to Philippines. 11,000. Yun ang siningil ng broker kay Amo. Ewan ko lang kung yun talaga yung price doon sa mismo ano. Pero yun ang nandun sa sabi ng Amo ko. Ito yung price na binayaran ko. 11,000. Nung una niyang pag-ano. Pero nung nirebook niya, nag-rebook siya. Parang mas pinaagapan niya. Ang bayad sa rebooking is 6,000. Halos kalahati ng price ng binayaran niya sa isang air ticket ang rebooking. So bali pumatak siya lahat ng 11 pluses. Parang may plus-plus pa yun eh. Pero umabot siya sa lahat sa 18, nakita ko 18. Ewan ko kung ano, siguro yun din yung ano, yung 1,000 yun din kasi siya rin nagbayad sa taxi. Yung susundo sa akin, yung Grab na susundo sa akin dito, or Uber ba o sino yung susundo. Basta may susundo sa akin, siya rin nagbayad. Bali lahat ng binayaran niya, lahat nakita ko doon sa resibo is 18,000. 18,000 ang pauwi ko, NT dollars. Grabe mahal. Buti na lang sure niya mo kung hindi naraga ko. One way lang yun ah. Nakakatawa nga eh. Nagreklamo siya sa akin. Sabi ko hindi ko na makasalanan ni rebook mo eh. Kasi pabago-bago siya ng isip eh. Eh ano siya. Siya yung shoulder lahat. Kaya guys, sa mga uuwi sa atin, sa Pilipinas ngayon, alam mo na, kawawa naman yung mga sila yung nag-shoulder ng mga pamasahin nila. Pero pag sa panahon ngayon, parang hindi ka, pwede namang hindi ka pa uwi kahit finish contract ka. Pero yung amo ko is, kuripot. Oo, kaya, kuripot siya, pero mas napamahal siya. Tsaka gusto ko na rin umuwi. Nakikafagod. Tsaka nakakamiss na sa baby ko. Kaya, yun. Kailangan natin umuwi. Guys, 2005 pa ako dito. Ilang taon na ako dito. So, kailangan na talaga natin mag-exit. Kasi, tapos na ang aking 4 years contract dito sa kanila. Bali, isang amo ko lang. Since 2005, dito na ako sa kanila. Hanggang ngayon, 2021, nandito pa rin ako sa kanila. Kaya, next week is, tapos na ang ating kontrata. Goodbye, 12 years. Goodbye, Taiwan. Hello, Philippines. So, ayan guys, yun lang yung kwento ko. Nag-update lang sa inyo kung magkaano, yung gaano kamahal ang ticket na yun. Bali, itong air ticket ko is Eva Air siya. Siguro mas mura pa sa Philippine Airline at saka sa China Airline. Pero, sabi ni Amo, sa Philippine Airline is every Wednesday lang. Hindi ko sure, pero yun ang sabi niya sa akin. Tapos, yung China Airline, parang may hour siya papunta ng Pilipinas. Kaya, hindi sila nakapag-booking doon. Dito sila nakaano sa Eva Air. Yun nga lang shoulder sa sobrang mahal ng air ticket. Kaya, ayan guys. Sana nakatulong yung info ko about sa mga ticket, about sa pauwi sa Pilipinas. So, hanggang dyan na muna ang ating vlog. See you next vlog. Bye-bye!